Malakas yung ulan, Trek, ha? Kuya, pwede na tayong mag-ano sa balak niya. Matagal ba yung ulan? Matagal niya. Mahaba-haba, kuya. Hindi ko, basta narinig ko lang nung madaling araw yun, ano? Madaling araw. Narinig ko lang na, ay si Bing. Narinig ko lang na malakas yung ulan, tapos nakatulog ulit ako, pero alam ko malakas talaga. So, yan, nakalibre tayo ng dilig. Pwede na tayong mag-umpisa ulit dito sa balag para sa sitaw. Ah, okay na si Don Don. Okay na. Mag-upon na. Okay ka na, Don. Oh, siya, na. Maaga siyang naligo. Oh, eh. May kinain na dyan. Ayan, kuya, yung ulam natin. Malunggay. Ano sahog niya? Kalabasa. Sitaw. Baboy, ha? Ano sahog niya? Pwede rin. Kunti lang yung lipitin lang. Malunggay, okra, tsaka sitaw, kalabasa. Sitaw, oh, sige, pwede, pwede. Basta lagyan mo ng konting baboy para may lasa. Yan, andyan yung nagtinda ng ulam. Gagawin namin ko niya, daan yan. Para umidaan na tayo sa gitna niya. Mahirap kumiikot dun eh, malayo. Huwag kang pansawag, Eddie. Nandito ha. Timba yata. Yan, maputik. Samantalahin natin yung lupa habang malambot. Itutuloy ko na yung paglalagay ko ng buho. Yan. Rai-rai pa yan. Tresi pa yata yan. Tresing tudling. Madaling ibaw niyan. Pasa. Katindi naman, binuwal niya to. Malakas yung hangin, binuwal niya to. Ganyang kahaba yan. Babaon siya hanggang dito. Pati na, boss. Tubig, tubig. Paus ka rin eh, ah. Oo, puro baboy yung kinain natin isang linggo eh. Mainam yung short mo eh. Mainam yung matagtag ng konti. Okay, para lumalabas yung kurster. Hello? Tapusin ko lang tong kalahati na to. Kaya alas 11 na eh. Tara na, alas 12 na. Alas 12 na. Sabi ko sa inyo, tatapusin ko na ito. Tara na. Tara. Pa lang, hindi natin na malayo. 12 na. Quarter. Kasi pag umahong ka, basahan ng pawis, tapos magpapahinga ka,
Katama rin ka ng lumusong. Ayun na ganyan kainit. Sinamantala ko lang kasi mamaya tuyo na yan. Mahirap nang ibaon yung poste. Lumobo yung kamay ko. Naglintos. Mahigpit siguro yan yung hawak mo sa parang saldak mo. Pag mahigpit kasi ah, talagang puputok yun. Nung nakaraan, nabakbak naman yung daliri ko. Kain tayo. Ihagod ah. Sabi ko magugulay muna kami, pero baboy din ang sahog. Hindi rin nakaiwas sa baboy. Liam, ma'am, dito pa, i-join ka na. Hindi, dito yung Kamandag Boys sa Tongs TV, oh. Bakit pinagtrabaho mo yung mga bata mo? Wala tayong papasahod dyan. Pinagtrabaho yung Kamandag Boys. Ayan, nandito rin si Kasidling, Limisitas. Yan, may dalang, ang daming merienda. Si Tongs may dala, siya may dala. Opo eh. Okay. Ano nga, tuyo na yung lupa oh. Hugot hiningay niya pagkayari mo. Kailangan niya mapangalahati mo yan. Ay nang bumaw na. Tumabing eh. Sige lang niya. Okay lang po yan. Okay lang po yan. Ano yung ano eh? Oo. Anong yan? Nakakahingal ah. Ganda sana ko yung maso. Mas madaling ipalo. Okay, mabigat yun. Okay, tsaka yan. Oh, bagsak-bagsak lang yun. Eh, yan eh. Pagbuhat mo pa lang yun, wala na. Pagod ka na. Ang laki-laki yun. Nakatatlong alsa pa lang eh. Habang hininga na ako. Ayan, napabilis yung trabaho dahil tumulong yung Kamandag Boys. Tapos na ako. Magkulang lang kami ng konting buho. Pinalitan na lang namin ng ipil. Tapos, kompleto na. Ayos na, pwede nang tamnan yan. Ayan, okay na rin yung mga serga niya. Sa gitna, tsaka sa dulo, meron yan. Ayan, konting tiis na lang. Kakabawas-bawas na tayo ng trabaho. Patag-ulan na, nakakalibre-libre tayo ng patubig. Medyo malaking ginawa na. Okay na tong balag namin. Pwede na namin banata ng sitaw. Basahin lupa. Uy, ano to? Ay. Diba talaga yung ulan? Tingnan nyo. Ang bilis lumaki ng mga okra. Oh. Kaganda na nila. Mga isang linggo pa, pwede nang patabaan yan. Ayan, ang tataas na nung mga nandito. Ayan, ganyan siya.
Nakita nyo maraming lumilipad-lipad kasi pag madamo, binabahaya ng mga insekto. Kailangan malinis siya. Siguro bukas ilalagay na namin yung mga alambre dito. Para pag, kasi mabilis ang sitaw. Pag naitanim namin yan, sa linggo lang, tubo na kaagad yun. Malaki na. Baka nga abutan pa nila yung okra na to eh. Ganong kabilis yung sitaw. Gandang tingnan pag may balag ano. Papa-spray ko nga pala bukas kay Eddie to. Ganda mo na yan o. Ano na lang. Grass zero. Para malinis pagka tinam na namin ng ano ng sitaw. Mabilis lang yan. Sandali lang yan. Maghapon kinabukasan pag sikat ang araw. Tuyo ka agad yan. Damo na yan. Wala pa naman tanim eh. Ganda nitong kalamansi na to. Kung hindi na lubog yung mga kalamansi namin, ganito na sana kalalaki. Kasi isang taon na yan eh. Ganyang kalaki, isang taon. Ganda no? Puro ganito sana. Kakatuwa kahit nangalahati sila. Kasi yung tanim namin na yan, 450 puno yan eh. Eh nalubog yun doon sa dulo, sa may okra na yun. Kaya ang natira siguro mga 200 na lang o kulang 200. Ito yung malaking puhunan eh. Yung kalamansi kasi nung kumuha ko ng binhi nito pandemic, kasalukuyan ng ano ng kahigpita nun, walang makapag-deliver. So nakahanap ako ng ano dito sa Tarlac. Ayan, doon ko nakuha yan, 70 ang isa. Hindi, doble yung presyo niya. Samantala ngayon nasa 30 na lang ang isa. Dito guys, wala siyang ano, wala siyang poste kasi dito kami dadaan. Hinati namin dito para pag merong gagawin, hindi ka naiikot doon. Kasi pag may alambre na 'yan, 'di ba, may kukunin ka dito sa linya na 'to, kailangan mo pang umikot sa dulo. Kaya kailangan naming hatiin dito para may daan. Yan ang magdadala sa balag, yung mga serga na yan, yung mga alambre na yan. Kasi pagka nagkalaman na yan, nagkabunga na yung mga sitaw, bumibigat yan. Kaya kailangan matibay itong serga. Gagawin namin yan pagka mabigat na, kasi hihila yan, papaganon eh. Higpitan ulit namin dito yan, paganon. Papaikot namin ng paikot yan hanggang sa humigpit. So hihila siya, matibay yung ano natin, yung balag. Nung maliit pa yung panganay ko, di pa ako nakakapag-abroad, nasubukan ko rin magtanim ng ampalaya doon sa lupa ng tatay ko doon na naibenta na. Mahirap, matrabaho yung ampalaya, magastos sa balag, sa gamot, sa pataba, masaya ng ampalaya. Napamunga ko naman siya ng maayos, kaya lang hindi ako kumita kasi first time ko lang din yung magtanim. Kaya mahirap yung ano, yung pagbago ka pa lang, mangangapa ka pa. Pero pag inulit-ulit mo, siyempre matututunan mo rin kung paano pamamaraan. Meron nga ako napanood sa YouTube na gumawa ng balag. Tapos saktong namumunga na sila. May bunga na sila. Maghahalaw na lang. Bumagsak yung balag nila dahil sa malakas ang hangin. Sayang, di ba? Kasi yun yung time na kikita na sila eh. Kaso, yun nga, pinangay ng hangin yung balag nila, bumagsak. Kaya napaka-importante nitong ito yung magdadala talaga dyan, yung serga niya. Yung mga alambre. Gusto ko ulit magpasalamat sa inyo guys sa walang sawang suporta. Maraming salamat at hanggang ngayon nandyan pa rin kayo sumusuporta. So kita tayo bukas. Maraming salamat ulit sa panonood. Sayen.